Pusa ang panawagan ng mga kaanak ng mga namatay dahil sa pagkalason sa ininom na lambanog sa Quezon at Laguna. Ang supplier ng nakadaling lambanog, pumarap na sa pulisya at nangako ng tulong sa mga biktima. Saksi si Ian Cruz. Happy-happy na nauwi sa tragedy ang nangyari sa Candelaria, Quezon at sa Rizal, Laguna, kung saan may mga literal na itinumba ng lambanog. Sunod-sunod ang dating ng mga ambulansya sa Philippine General Hospital kung saan isinugod ng karamihan ng mga nadali mula sa Laguna. Yung pong findings din sa mga namatay, pare-pareho talaga? Pare-pareho yung pagkakalason. Isa sa mga nasawi si Annalyn Lanuza, ang mister niya't 13 kaanak na ospital dahil sa pagtagay ng lambanog sa first birthday party ng bunsong anak ni na Annalyn. Halos po yung lahat ay pamangkin ko ang naandol. Sa kapinsan, kapatid, wala po kami pagkukunan ng gagastusin. Ngayon ay pinakatarang pagkapunta ng mga anak. Nakakaawa po ang nangyayari sa mga kapatid. Birthday party rin ang pinuntahan ni na Ricky Vitangcol, Senon Piedra, Marlon Veridiano at Jason Navarroza, lahat din sila patay. Kaya namin akalain na ganyan ang mangyari lahat. Nagpapasko pa naman ay nagkaganyan ka. Parang hindi ko mahinan, parang trahedya, hindi mahawari. Si Marlon Veridiano, napadaan lang ng aluking tumagay. Napakasakit. Ang gabi na nangyari sa akin, ata. Puta agad ang tiniras ko. Talaga po, tumitirik ang mata niya at ang hiyaw niya ay nanay. Ayaw ko pang mamatay. Kaunin mo ang aking mga anak. Gusto kong makita. May mga sinusuri pa rin sa Rizal Infirmary Unit. Kinumpirma ng PGH na methanol poisoning ang nangyari sa mga pasyente. 62 unang dinala sa PGH, inilipat na sa East Avenue Medical Center. 4 mga minor de edad. Kwento ni Jojo, mahigit 5 litrong lambanog ang naubos nila ng 7 niyang kainuman sa birthday party ng anak ni Annalyn. May nagregalo daw po nung alak na ewan ko po kung saan po galing yun eh. Doon ko lang po naranasan yung ano, sobrang hindi maka tayo. Tapos sobrang sakit ang ulo mo pa. 14 ang nakita ng metabolic acidosis. Mas nagiging acidic yung kanilang dugo, and which is one of the signs na hinahanap namin for possible methanol poisoning. Kapag yung proseso hindi tama, yung alcohol na napoproduce na, hindi yung ethanol. Ethanol kasi yung, ito yung talagang alcohol na nasa alcoholic drinks na pag ininom ng tao, kaya natin siyang i-metabolize, no? Kaya natin siyang i-digest. At hindi siya magiging acutely na parang poison o lason sa katawan. Mm-mm. Pag mali kasi yung proseso ng paggawa ng lambanog, imbes na ethanol ang napoproduce, ang lumalabas dun sa final product, methanol. Pareho din ang amoy niya, pareho din ang lasa niya, kaya lang yung methanol, lason siya sa tao. Hindi siya kayang i-digest ng tao o i-metabolize ng tao at nagiging poisonous siya sa atin. Kinuha na ng PNPCIDG ang mga lambanog na ibinebenta sa tindahang yan sa Rizal, Laguna. Habang ang Food and Drug Administration, kumuha na ng sample para suriin. Ang mga lambanog dito sa tindahan ni Emma Okaya binili, kaya hindi nakapunta sa police station ang 60 anyos na si Okaya dahil tumaas daw ang presyon ng dugo at na-ospital. Sa bahay ni Okaya, may mga nakita ring lambanog. Sinasabing supplier ni Okaya si Fred Ray mula sa San Juan, Batangas. May lambanog din ang sinasabing nakadali kay Ernesto Aguilar at pamangking si Christian ng Candelaria, Quezon. Sabi po kasi ng doktor, yung dugo po ata niya nalason, kaya hirap na po siya humingi. 2 container ng lambanog ang hinatag sa birthday ng isa nilang kaanak. Hindi po masarap ang lasa ng alak, ayun po, tinabi na. Si David Aguilar na siyang bumili ng lambanog, nasa ospital pa rin. Pina-refill niya sa tindahan ang 2 container ng lambanog. Eh, biinom pa ng lambanog ngayon. So... Hindi na ho. Dala na. Sarado kanina ang Ray Store na pinagbilhan ng lambanog. Ang sinasabing supplier ng lambanog na nambiktima sa Quezon at Laguna na si Fred Ray, humarap sa Rizal Municipal Police Station pero hindi nagbigay ng pahayag sa media.
Ayon sa pulisya, hindi raw alam ni Ray kung bakit nalason ang mga uminom ng lambanog at hindi rin daw nito kagustuhan ang nangyari. Nangako na siya ng tulong pinansyal sa mga apektado kung mapapatunayang Ray Lambanog ang nakadali sa mga biktima. Pwede po natin siyang kasuhan ng negligence resulting in multiple homicide and serious physical injuries. Ipinagbawal na muna ng PNP ang pagbibenta ng lambanog sa Calabar Zone Region. Inikayat natin yung mga biktima sa kayong pamilya na magpa-file sila ng complaint. Inisyuhan ko muna na stop muna ngayon. Kahit yung mga mali mga arms? Lahat na yung mga nasa highway, yung mga nasa barangay, inatasan ko pati barangay captain na muna, huwag na muna silang tulungan nila ang kapulisan na huwag muna makapagbenta ng lambanog. Ang ininom na lambanog ng mga biktima, hindi rehistrado sa FDA ayon sa OIC nitong si Undersecretary Eric Domingo. Nakikiusap tayo, no? Kung tayo ay iinom, siguraduhin naman po natin kung ano yung iniinom natin, kung saan siya nanggaling, kung saan siya ginawa, at saka nalisensyado siya, at saka rehistrado ang produktong ito. Yung po kasing FDA, sinisigurado niya para sa atin na ang mga produktong nakalabas dyan sa merkado ay safe. Noong isang taon lang, 20 ang nasawi dahil din sa lambanog. Ang lambanog na di na proseso ng tama, ubod ng delikado sa iba't ibang organ ng katawan. Yung optic nerve kasi natin, yung ugat ng mata natin na papunta sa utak, medyo prone siya to toxicity ng methanol. Lumalabo yung mata nila at merong nabubulag. Tatamaan din yung kanilang kidney, so kailangan i-dialyze sila. Titigil din yung kidney mo sa pagpa-function. At kung talagang grabe, ang ano effects itong metabolic acidosis, maaaring mamatay ang isang tao. Huwag na pong mag-first aid, punta na sa ospital. Kailangan kasi natin ng test, tapos yung mga antidote dito, mga gamot dito, hindi mo naman mabibili sa butika or magiging available sa bahay. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.